Magandang umaga po sa inyong lahat at good evening po sa ibang lugar. At sa ngayon po, bago po tayo magpatuloy sa mga prayer real-time request po natin, atin pong munang marinig ang banal na salita ng Diyos na ipapahayag po ng ating kapatid, si Pastor Rachel Swing. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos dito po sa ating sanctuaryon, sa ating mga kapatid na nandirito po. Si Sister Yoli, Sister Evelyn, Sister Ruth, Sister Lynn, si Pastora, at ang kanyang napakagandang pamangkin, andun si Ma'am. Ano po? Salamat po kay Carl, kay Joy, salamat po kay Jay, salamat po sa inyong mga buhay, at purihin po ang Panginoon, at muli po, makakarinig po tayo ng salita ng Diyos sa araw na ito. We need God. We need His Word. Every day. Kasi po, yung buhay po natin, dapat laging nakaugpong sa ating pong Panginoon. Okay, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyo pong kadakilaan, katulad ng aming inawit. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo at napakatapat mo, napakadakila mo sa aming mga buhay, sa kabila po ng aming mga kahinaan, mga pagkukulang, mga pagkakamali na nagagawa, Panginoon, nananatili ka pong tapat sa amin. Purihin ang iyong pangalan. Pagpalain po ninyo ang iyong salita, nawa, Lord God, malugod ka sa aming pag-aaral. Pakikinig sa iyong salita. Maluwalhati ka, Panginoon. Holy Spirit, let us honor the Lord Jesus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Good morning po sa mga nasa online po. Good afternoon, good evening, good day. Purihin ang ating Panginoon. Okay, sa CIY Europe at sa CIY Philippines. Okay po, tayo po ay darako sa 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 10. Babasahin po natin ito. No po, ang sabi po dito sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroroon din ang kaban ng tipan. Bago magmadaling araw ay may sindipang ilawan sa sanktuaryo. Siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel, narito po ako, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit, tinawag siyang muli ni Yahweh. Samuel, bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong uyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga ka. Mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli ngang nahiga si Samuel, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag. Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon, alam ko obvious na obvious po, ano po? It's about hearing God's voice. One time si Senior Pastor Alvin po, alam ko, nagturo na po siya patungkol sa hearing God's voice. But today, let us examine the Word of God, ano po? Kung ano po yung matututunan po natin sa 1 Samuel chapter 3, verses 1 to 10. I remember nung nagturo po si Pastor Zion,
In hearing God's voice, ang sabi po niya, sa panahon po natin ngayon, no po, maaring meron pa, pero madalang na lang po, no, yung maaring yung audible voice ng ating Panginoon. But, that doesn't mean the Lord, ang Panginoon ay hindi na po nangungusap sa atin o hindi na po natin siya maririnig. Ang sabi po ni Pastor Zay noon, when we hear God's voice, it is through the Bible, through His Word. No po? Through the Holy Spirit, through conviction. Kaya alam natin pag tayo ay nagkakamali o kung may gustong ipagawa ang Diyos sa atin. We hear the voice of God through His Holy Spirit. No po? And through the affirmation of our pastors, yung men of God, no po? Naririnig natin yung boses ng Diyos, yung tinig ng Diyos through other people, our leaders, our mentors, our pastors. Di po ba? Maging yung ating pong mga circumstances sa buhay, God is speaking to us. Kaya pala yung problemang yan, hindi maalis-alis sa'yo. Merong gustong ituro ang Diyos. May gustong sabihin ng Panginoon. Now, in hearing God's voice, bakit marami pa rin mga tao, hindi pa rin nila ma-distinguish, ma-recognize, o marinig ang tinig ng ating Panginoon? Alam ko po, marami pong mga kadahilanan kung bakit ang mga tao hindi pa rin po naririnig ang tinig ng Diyos. Una, no po, yung outside influences. Sa panahon po natin ngayon, sa dami-dami ng mga online games, no? Sa dami-dami ng mga gadgets, sa dami-dami ng mga social medias, sa dami-dami ng mga shopping online, no? Hindi mo na alam kung saan ka pipili dahil ang mumura ng mga bilihin, no? At automatic iahatid na lang sa bahay mo. No po? Wala ka sa tamang environment. Ang sabi sa amin ni Senior nung Wednesday, dapat meron kang right atmosphere, right environment. Kasi pag nasa wrong environment ka, hindi mo talaga maririnig si Lord. Sa sabong ba maririnig mo si Lord? Ibang Kristo po yung sinasabi nila doon. Ano po? Kapag disconnected ka sa church, pag wala ka sa church, wala ka sa gawain ni Lord. No po? Kasi ang right environment, right atmosphere, nasa church. Okay? Pag wala ka sa cell group, ayan. Pag hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos pag ikaw ay nasa wrong people. Tingnan niyo po yung ating mga sinasamahan. Baka po inilalayo na tayo ng Diyos, ng mga taong yan. O ng ating, even, akala mo kaibigan. Pero hindi mo alam, unti-unti ka pala niyang inilalayo sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing huwag tayong makipagkaibigan sa mga unbelievers. Kasi sila po talaga ang target natin para madala kay Lord. But, make sure that we will not be influenced by them. Tayo po ang mag-i-influence sa kanila. Kapag disconnected ka sa iyong pastor, sa iyong leader, sa iyong mentor, kapatid, mawawala ka. Di po ba, sino po ba ang sinusunod ng ating mga pastor, ng ating mga leader? Si Lord. O tayo, sino po yung sinusunod natin? Yung ating mga leader, kasi sinusunod nila, si Lord. Ganun lang po yun. Ano po? Yung ating mga cell groups, they are the right place, no po, right people na dapat po nating lagi tayong present. Yung business of life, alam nyo po, lahat tayo may 24 hours a day. Pero pag tatanungin mo ang mga tao, ba't wala ka nung Sunday? Kasi busy ko eh. Ba't wala ka sa cell group? Kasi namalengke ako, naglaba ako. Ba't kaya hindi nila itama yung oras? I-prioritize yung mga dapat i-prioritize. No? Dapat po, alam niyo po noon, hindi rin ako marunong mag-prioritize. Kasi po, ako po bago po ako magsimba, gusto ko po maayos ang bahay. Para pag uwi ko, wala na akong liligpitin. Re-relax na lang. Pero tinuruan po ako ng Diyos.
Sabi ni, tinuruan ako ni Lord na, iwan mo muna yung mga yan. Iwan. Kasi araw-araw, yun din naman ang ginagawa mo eh. Right? Mga nanay, mga mother, huwag po tayong maglaba ng Linggo. Hallelujah! Ako po, pag nagluluto, 3 a.m., 4 a.m., maghapon na po yun. O kaya po, pangat, laging pangat. Pangalawa, pangatlong araw. Paulit-ulit. Hallelujah! Alam niyo po yung word na busyness, actually, hindi naman talaga tayo busy. Nagbibisi-bisihan lang po tayo. What I mean is, learn to prioritize everything in our lives. Kapag nakaset po sa tamang priority ang ating mga gagawin, hindi po maapektuhan yung ating pakikinig sa ating pong Panginoon, especially when it comes to His Word. Behaviors and habits. Our behaviors and habits affects our hearing, yung pakikinig natin sa Diyos. Pag sinabi ko pong behaviors and habits, it's about our lifestyle, our culture. Katulad nito, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Bakit? Imagine, everyday, 5:30, nakatutok ka online. Everyday po yan. Yung mga subscribers po natin na nasa online, maging yung mga nandito po, napakatatapat po ninyo. Napakatatapat po ninyo. Lifestyle nyo na, yung early in the morning, automatic. Naalala ko tuloy sa sobrang excitement ko. 5:30, nakatulog ako ng hapon. Alam ko narinig nyo na po ito, pero ulitin ko po. 5:30, nakatulog po ako ng hapon. 5:30, pagtingin ko sa relo, akala ko early in the morning. Yung pala hapon. Kasi manonood po ako ng online ng morning watch. Ano pa po yung ating behavior? Yung mga masasamang ugali, yung jealousy, bitterness, envy, anger, too much anger. Pwede naman magalit, pero wag naman po yung magkasala po tayo. Unforgiveness. Lahat po ng mga yan, nagiging hadlang para hindi po natin marinig ang tinig ng Panginoon. I-check po natin ngayon yung ating puso. Baka meron pa pong nakatagong anger o inggit sa ating mga puso. Ito po, disobedience. When we disobey God, hindi po natin talaga maririnig ang Diyos. Hindi natin maririnig ang kanyang tinig. Why? Kasi yung will po natin, yung sarili nating will ang pinapakinggan natin. Ito po, ang sarili nating boses, tinig ang pinapakinggan po natin, hindi po ang Diyos. That's why we need the Word of God. Ito po, and last, yung pong worldliness. Sa panahon po natin ngayon na napakarami pong napakagagandang mga bagay, it's all about materialism. It's all about worldliness. Kailangan may LV ako. Kailangan may Lacoste, naka-Lacoste ako. Kailangan may Apple Watch ako. Alam niyo po bakit ko po alam sabihin yon? Once in my life, I was. Mahilig po ako sa mga bagay-bagay sa mundo. Kahit nung bago-bago pa lang po akong Kristiyano. But then the Lord taught me, no? Tinuruan po ako ng Panginoon na tumingin sa Kanya. Tama po yung salita ng Diyos. Set our eyes on things above, not on the things beneath. Kasi pag nakafocus po yung ating mind, yung ating heart, sa mga bagay sa mundong ito, o sa ating mga bisyo, hindi talaga natin maririnig ang Diyos. Kasi nag-e-enjoy po tayo sa world eh. Kaya hindi po natin maririnig ang Panginoon. These are the reasons, some of the reasons why people, why especially Christians, declaring Christians, don't hear the voice of God. There are four things that we must do as a disciple to hear God's voice. Number one, we should be available.
Po. Number two, we should be quick and responsive. Pangatlo, be ready to listen. And number four, be humble. Palagay ko po, isa lang po ang maituturo ko ngayon. No po. Number one, how can we hear God's voice? Simple, be available. Verse 4, ang sabi po dito, sa ating binasa kanina, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel, narito po ako, sagot niya. Though hindi pa po alam ni Samuel noon, because he was only 12 years old or early teens, nang siya po ay baby pa lang po siya, bata pa lang po siya, dinala na siya ni Anna kay Prophet Eli. At doon na po siya lumaki sa temple ni Lord. But then again, nung tinawag po siya ng Panginoon, nung narinig niya ang tinig ng Diyos, he was only a young boy, 12 years old, ang sabi po nung aking nabasa, no po, or early teens. Kaya nung pangatlong beses, doon pa lang po niya talaga na na-recognize ang tinig ng Diyos. Kasi tinuruan siya ng kanyang mentor. Remember, yung sinabi ko po kanina, in hearing God's voice, ang isa sa paraan para marinig natin ang tinig ng Diyos, it is through the affirmation of our pastors, of our leaders. Si Samuel, ang pastor niya, si Eli. Kaya tinuruan siya ni Eli para marinig, paano marinig ang tinig ng Panginoon. Kung palitan po kaya natin ng pangalan natin yung verse 4, kapag tayo'y tinawag ng Diyos, palitan nyo nga po. Rachel, i-type niyo po, Rachel, Rachel, ano kaya ang sasagot natin? Busy po ako, Lord. Naglalaba po ako, Lord. Di ko alam kung matutuwa ako, maiinis. Alam na ngang Linggo. Doon pa maglalaba. Doon pa makikipag-appointment. Pwede naman po, unahin lang po muna natin ang Diyos. Sa San Luis po, 8 o'clock ang service po doon. 8 to 9:30. Pinag-isa na po namin. Dati po dalawa po yung service doon. Tinuturuan po namin ng mga tao po doon, mga kapatid po natin. Iwanan ng lahat. Pag Sunday, dapat lahat tayo sasamba sa Panginoon. Alam niyo po sa Bible, anim lang po yung taong nagsabi ng narito ako nung tinawag sila ng Panginoon. Nung narinig nila ang tinig ng Diyos, anim. Una, si Abraham. Kung hindi po in-avail ni Abraham ang kanyang sarili, he will not be the father of all nations. Si Jacob, kung hindi niya sinabing narito ako, Panginoon, no? Wala pong 12 tribes. Okay? Walang Joseph. Walang Israel. Remember, Jacob became Israel. Ano po? Si Moses. Kung hindi pinakinggan ni Moses ang tinig ng Diyos, ang pagtawag ng Diyos sa kanya, paano niya ililigtas ang Israel? Remember, nasa magandang kalagayan po siya. One thing na hindi po natin kayang i-avail ang ating sarili pagdating kay Lord is yung ating comfort zone. Moses was in his comfort zone. No po? Mayaman po siya dahil pinalaki po siya sa Egypt. Matalino. Lahat, nasa kanya na rin po. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, he availed himself, no po, to redeem Israel, yung kanyang bayan. Si Samuel po, kung hindi rin po tumugon si Samuel, hindi po siya mag-a-anoint kay Saul at kay Haring David. He will not become a great prophet. Si Isaiah, ganun din po, became a great prophet and he prophesied the coming of Jesus during his time. No po, sabi niya, sabi kasi ni Lord, sino ang susuguin ko? Kasi matitigas po ang ulo ng Israelites. No? Buti na lang sa Christ in you, walang matitigas ang ulo. Amen! Hallelujah! I love you all. Okay po? Okay. Si Isaiah po, tumugon.
Ang sabi niya, "Here I am, Lord. Narito po ako. Ako po ang suguin niyo." Tayo po kaya? Kaya po kaya nating sabihin yun? Si Ananias. Wala sanang Ananias, no? Wala sanang Paul. Kasi siya po ang nag-lay hands kay Paul. Kung hindi po niya sinunod ang Panginoon. Kasi takot po si Ananias. Dahil bakit po? Dahil mamamatay si Pablo, the great persecutor of the first Christians during his time. Available or availability speaks about time and priorities. What is your priority in life? When you hear God's voice, or how can you hear God's voice when you don't avail yourself? Actually, sa morning watch, nag-grow din po ako lalo. Naging lifestyle na po yung 5:30 in the morning to listen, to worship God, to listen to the voice of God. God is not looking for our abilities. Kasi yung abilities, madedevelop po yan. Ide-develop ka ni Lord, i-equip ka niya. But you have to avail yourself. God is not looking for our abilities or ability, but for our availability. Grabe, no? Si Lord, hinahanap niya po yung mga taong available. Hindi po yung single, ano po? Okay? Yung available, yung oras. No? Yung single po, ibig ko po sabihin, yung hindi pa nag-aasawa, na mag-aasawa, no po? But God is looking for men and women of God na handang magsakripisyo ng kanyang oras para matuto, makapakinig o makinig sa instructions ni Lord. Eto po. Marami naman, mga Kristiyano, naririnig yung tinig ni Lord eh. Naririnig naman po nila. Pero ano kaya ang ginagawa nila pag naririnig nila ang tinig ng Diyos? Una, they hide from God. Look at what happened to Adam and Eve. They hide from God. They hid from God. Yung iba naman, sa kapanahunan po natin, we are hiding from God kasi hindi natin maiwan yung ating mga buhay na masasarap. Yung ating comfort zone. Yung ating mga bisyo. No po? Yung ating mga kasalanan na nagbibigay enjoyment sa ating physical na katawan. But sad to say, ang ating spirit naman po ang naapektuhan. No po? Ano pa? They hear God's voice, but ang ginagawa po ng iba, they only not hide from God, they run away. Parang yung runaway bride. They run away. Alam ko po kung sino nasa isip nyo. Hulaan ko po. Ako po ang huhula. Si Jonah. He ran away. Ang sabi ni Lord, punta ka sa Nineveh. San siya pumunta? Sa Tarsis. Ang sabi ni Lord, huwag ka na mag-abroad. Dito ka na lang. Be careful po ah, when we hear God's voice. Hindi po ito applied sa lahat. Ang Diyos lang po ang pwedeng mangusap po sa inyo, hindi po ako, ano po. Kaya lang dapat maging sensitive po tayo sa pakikinig, sa boses, sa tinig. Siguraduhin po natin na galing talaga yan sa Panginoon. Pangatlo, they ignore God's voice. Every day we hear God's voice. We listen to His word. Pero bakit marami pa rin mga Kristiyano, they ignore the word of God? Sinabi na ngang huwag kang makipag-boyfriend sa mga hindi mananampalataya na katulad mo. Makikipag-boyfriend ka pa. Ipakamot ko po tuloy. No po? Yan din po ang sabi namin sa aming mga anak.
Kasi salita po yan ng Panginoon, hindi po yan salita ng magulang. Salita yan ng Diyos. Okay? Tingnan nyo, yung nung umalis si na Lot sa Sodom and Gomorrah, sabi ng anghel ng Lord, o huwag kayong titingin, wag babalikid. Kanya kayong Tagalog yung babalikid. Huwag lilingon sa likod. Huwag titingin sa likod. Anong ginawa niya? Di nakatiis. Tumingin sa likod. Ano nangyari sa kanya? Naging asin po siya. Sana, nakasama pa niya si Lot, ang kanyang asawa. Pero namatay siya ng wala sa oras. Why? She ignored the word of God. Mga kabataan, huwag ninyong i-ignore ang pangaral ng magulang. Because God speaks also sa ating mga magulang. You are under their authority. Listen. Hear the voice of God through your parents. Sige po, palakpakan natin si Lord. Last! Ay, dalawa na lang po. Pang-apat, they don't recognize God's voice. Alam niyo po ba, marami pa po palang mga tao nasa loob ng simbahan, but they don't recognize God. Paano po yun? Yung nagsisimba lang, pero tapos, paglabas, yun pa rin. Hindi nila na di-distinguish yung boses ni Lord na may sinasabi pala si Lord sa kanya, hindi niya naririnig. Sa Bible po, meron po niyan. Alam ang salita ng Diyos. Naririnig ang salita ng Diyos. They memorize the word of God. Sino po sila? The Pharisees, the scribes, the Sadducees, the teachers of the law. Nakakalungkot. Sila pa naman ang inaasahan ng mga tao na magdadala sa kanila sa Panginoon. That's why leaders, sell leaders, be ready to hear God's voice. Recognize God's voice. Ano po? Hindi po tayo yung traditions, rituals, ano po? Mga memorized verses. Yes, that's good. We memorize the word of God. Pero ang pinakamahalaga po dyan, naririnig mo ba talaga yung tinig ng Lord? Kasi kapag naririnig mo talaga, may obedience yan eh. May submission. May humility. Eh yung mga teachers of the law, believe sa sarili. Alam ko ang salita ng Diyos. Ako ang may alam. Pero hindi nila naririnig ang tinig ng Diyos. Ang sabi niya sa mga Pharisees, you hypocrites. Kaya ang tawag ni Lord sa kanila, hipokrito. They memorize the word of God. They know the word of God. They studied the word of God. But they don't recognize the voice of God. Last, ito ang masakit. In hearing God's voice, marami nakakarinig sa salita ng Diyos. But they reject God's voice. Una, yung mga unbelievers. Pangalawa, mga Kristiyano. Bakit ko po sinabi ng mga Kristiyano? They reject. Yung disobedience po, that is rejecting God's word. No po? Yung mga Israelites, dun sa Numbers 14:11, tingnan nyo po yung word na reject dun. How long, ang sabi ng Panginoon, how long will these people reject me? How long will they believe in me? Si Lord, no? Napaka puno po ng kanyang biyaya. I-express na mini-express na lang ng Diyos yung kanyang galit, no? Sa katigasan ng ulo ng kanyang bayan. How long? Parang sinasabi niya sa atin, Rachel, how long? How long? Will you reject me? Pero hindi ko po nire-reject si Lord, no? Ibang Rachel po yun. Hallelujah. Opo, tatakot ko po kay Ginoo. I revere God. I love Jesus. And I love my soul. Purihin po ang Panginoon. Nakakalungkot. We can hear God's voice.
But sometimes, we ignore, we reject, ito po, we disobey. Kaya hindi po natin naririnig talaga. Kasi kung talagang naririnig natin ang tinig ng Diyos, madali po ang magpasakop. Madali po ang sumunod. Madali po ang magpakumbaba. Madali po ang mahalin ang ating kapwa. Madaling magkaroon ng malasakit sa iba. Madaling tumulong. Bakit po? Kasi we hear God's voice. Last na lang po, ano po, as a testimony. One day, nag-church po tayo dito. Asan po yung ating musician? Po. Dito po ako, hindi ko po makalimutan, nandito po ako. Nagpe-pray po tayo noon, malapit na pong magtapos yung ating gawain. As we pray, nananalangin po ako sa Panginoon. May narinig po ako na tinig. Ang sabi po niya, bigyan mo ng pera yan. Nasa left side ko po siya. Hindi ko na po sasabihin kung sino po yon. Hindi po kami madalas magkasama nun. Senior po siya. Babae. Sabi ko sa sarili ko, ay, Lord, ikaw ba yon? Baka hindi po ikaw yon. Baka sarili ko lang emosyon. At habang nananalangin po tayo, naulit. Sabi po niya, bigyan mo ng pera yan. After po ng service, inabot ko po yung ipinabibigay ni Lord. Narinig ko po yung tinig ng Panginoon. Pero ngayon, wala po ako naririnig. Kasi wala po kong ibibigay sa inyo. Si Lord po ang magbibigay sa inyo. Hallelujah. Ang sarap pong makinig sa tinig ng Panginoon. Yung kapayapaan po, yung ang sarap sumunod, ang sarap pakinggan yung boses ng Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, napakapalad po namin. Naririnig po namin ang iyong tinig, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa pamamagitan, Panginoon, na iyong banal na Espiritu Santo na nagbibigay conviction sa amin. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga lingkod mo, ng aming mga pastor, ng aming mga leader, ng aming mga mentor, Panginoon, upang magawa namin ang ipinapagawa mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong tinig ngayong araw na ito, sa iyong mga aral, sa iyong mga salita. Pupurihin ang iyong pangalan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, at see you po tomorrow. Let's enjoy life with Jesus. Enjoy your day with God. God bless all. Salamat po. In Jesus' name. Amen and amen. Woohoo! Hallelujah!